So, good morning po sa lahat ng ating mga viewers. So, sa mga teenagers, young student taking up BSMT, BSME, non-seafarers, seafarer wife, o kahit sino po. So, ulitin ko po, the purpose of my blog is to inspire especially the young teenagers, the young student taking up BSMT, BSME, taking up marine courses, para ma-inspire po kayo. So, interviewing ko with me now is the chief officer. I want you to become like him someday. Chief officer is next in command after the master. So, he will be the next in command after me. So, chief, good morning, chief. Good morning, sir. Okay, so, ang vlog ko nga, chief, is to inspire the young cadet. So, please, quick explanation, introduce yourself. My name is Chief Officer Ibon Encarnacion. Okay, okay, chief. So, alam ko matagal ka na rin, chief officer. Total experience as seafarer from cadet. Bigyan mo sila ng inspirational message. Nag-umpisa po ako ng Juan Misman. Tapos naging big boy. Naging AB. Tapos naging third mate. Second mate. Ngayon na chief mate. Okay. So next na rank po niya is master. So actually he is candidate for master. Ang evaluation ko sa kanya, honestly lang chief, dalawa lang tayo na kukan, pwede ka na maging master. So keep up the good work. Thank you, sir. Okay, so mga basic na tanong lang. Okay, as seafarer, bigyan mo sila ng quick explanation sa SeaWatch. Sa SeaWatch, anong job ng chief officer as SeaWatch? During SeaWatch, my watch is 8 to 12 and 16 to 20. Daily? Daily. Okay, yun po, navigational watch niya. So, he will be having his watch in the bridge 8 hours daily, yung sinabi niya pong oras. Okay, then sa maintenance, paano mo ginagawa through me? Paano yung proseso para malaman nila? Sa maintenance, sinusunod po natin yung PMS, yung plan maintenance system ng company. Okay. Plus yung mga additional sa mga SQS at sa mga superintendent na priority rin. Okay, okay. So, sa madaling sabi, dagdagan ko yung mga explanation ni Chief Med. While having his watch in the morning, 04 to 08, the boson will go up to the bridge. The boson will get the job order from the chief officer. At yung job order po na yun, napag-usapan na namin in advance ni chief officer according nga sa plan maintenance system ng company. Okay, so chief, proceed sa pagbigay ng job order sa ating boson. So, sa umaga, magbigay ko ng job order ni boson. So, itong gawin, plano natin gawin maghapon. Tapos, i-report ni boson sa akin pag prangko niya ng alas 5. Okay. Para malaman ko kung natapos o hindi. Okay. Para bukas na naman. Okay. Ang prangko po, pag natapos sila, mga seafarer term. So, yun nga, chief. So, binibigyan mo ng job order. Pero, nagkakandak ka din ng safety meeting every day, right? Every day, sir. Safety meeting or toolbox meeting, sir. Meeting po yun. Okay. So, sabihin mo na, explain mo na, pag-atsi po, Monday to Saturday ang trabaho nila. Pag Sunday, free day po nila. So, yun po. So, okay. Nandun na tayo sa SeaWatch. Quick explanation sa SeaWatch. Support watch. Chief. Support watch, kailangan kong mag-duty ng alas 6 hanggang alas 5 or alas 6 ng hapon kasi monitor ko yung barkada sa umaga kasi may mga daily report po tayo sa puni at saka sa charter at saka sa receiver. Kailangan kong gumising talaga ng alas 6 para makakuha po ako ng gagawa ko po ng report. Okay, so yun po, in addition, on call po siya.
like master, when we are in port, we are on call. Ibig sabihin, anytime, wala pong time, kahit pa alas 12 ng madaling araw, alas 2, gigisingin po kami, especially kung may emergency. So, yun nga, sa umaga, Chip, we have the draft survey. Yes, sir, draft survey, conduct draft survey. To calculate cargo discharging 24 hours and remaining cargo on board. Okay. So, ganun po, pag katulad dito, nagdi-discharge kami, in addition, the chief officer will conduct the draft survey. I will give some information also because I have one subscriber, Mr. Daniel Senegal, who is watching time to time. He is American. I also explain in English for you to understand, sir, what we talk. So, he is conducting draft survey, loading or discharging to know exact amount loaded or discharged. We have the report from the charterer and the owner. So, this is the routine. Every day we will send a report and we will give also update when to complete the loading or discharging. So, yun po. So, ano pa, Jeff? Wala ka maintenance sa puerto, siyempre. Wala, sir. Wala. Aha. So, pag na-drop survey ka na, pasa mo na yung report. Ano pa? Monitoring. Monitoring, sir. Ah, okay. Ballasting. Ballasting, di ballasting. So, lahat po yung kinakalculate ni Chief Officer. Yung mga bending moments, shear force, chinecheck niya po lahat. Kung kailan siya magbabalas. Kung balas po ang ibig sabihin, kung siya po ay nagdi-discharge. While taking out the water check, you are pumping in, while taking out the cargo, you are pumping in the water to replace the weight of the discharge cargo, correct? Okay, so explain mo ang quick explanation sa ballasting. Ballasting, during ballasting operation, yung mag-discarga tayo ng cargo, so kailangan tayong pagkarga ng ballast, ballast water. Pag sa loading naman, magkakarga tayo ng cargo sa barko, ipam-out natin yung ballast water sa barko din. Correct, correct. So, very good po yung explanation niya. So, binabantayan po niya lahat yung stress ng barko. Stress, yung safety parameters ng barko. Kasi, anong mangyari, Chief, kung magkamali tayo? Ikaw o ako, anong mangyari? Hindi mabali yung barko, sir. Matwist, mabali, maputol po. Oh, yun po. So, hindi rin basta-basta. So, ano pa? As Chief Officer, you are also assistant deputy SSO. So explain mo din. Assistant SSO. So ako ang sunod na kaman ni Sir, si Sir ang SSO. So hindi mga bago pumunta kay Sir yung mga visitors, pinaano na sa akin, sige kung may mga ID ba sila. So meaning SSO stands for Chief Security Officer. He is my deputy. He will be in charge to implement the company policy when it comes to security measure. Now we are here at very risky port. We have a lot of stowaway cases here, that's why we harden the vessel. So, pinaigting po natin yung security measure, di ba? Yes, sir. Okay, Chief. So, ano pa? Bago po siya, bago ka matulog, anong ginagawa mo? You give night orders to duty officer? Yes, sir. Iba po lang kung night orders sa mga officer. Mag-iwan na po ng kuwan sa loading or sa discharging at saka sa security and safety. Aha. Safety measure, sir. Oh, may night order ka, di ba? Meron, sir. Oh, anong masasabi mo? Quick explanation sa night order. Night
Hindi sir, mayroon na pong nilalagay na... Aha. May night order book po siya. It's a simple book, but it's official. So, yan po, nakasaad lahat dyan kung ano yung mga bilin niya para sa duty officer. Yes, sir. Okay. So, yan. Hindi na natin isa-isayin. Pero lahat po ng gusto niya. For example, pump out DBT-1, port and starboard. After pump out DBT-1, DBT-2. O, mga ganon. Then, sounding of freshwater deli, sounding of old bilges. Mga good example po yon. Then, hardened security measure. 1 forward, 2 midship, 1 up, 1 gangway, proper filling of logbook, check mooring rope from time to time, drip, read the drop reading every morning. Parang ganun. So, good example po yun. So, ano pa, Jeff, ang masasabi mo? Oh, pag departure, saan ang station mo? Departure, sir, station ako sa forward, sir. Arrival, ganun din. Arrival, anchoring. Siya po ang in-charge sa anchor party, forward. So, okay, Chief. So, that's only quick explanation what is the main task or duties of chief officer. So, please give them inspirational talk, your personal inspirational talk for the young seafarer out there, young student. Mga young superiors, kailangan lang din talaga na magtiyaga, tapos lakas ng loob, tiwala sa Diyos, tapos dasal pa para makabigyan tayo ng kalusog na pangatap, kasi yan din isa rin sa ating kumulan at sa ating pagkabaho yung kalusog at talaga dasal, tapos para sa pamilya din natin kung hindi natin tiyaga lang talaga para tingin tayo talaga. Okay. Then siguro samahan nila ng tiyaga, sabi mo, mag-aral sila. Then yung pakikisama sa buong barko. Magandang good moral, right conduct. Disiplina po ang ibig ko sabihin. We are seafarers, we have to discipline ourselves. Malaman natin yung mga bawal at mali, yung masama at bawal, to avoid warnings from the office or the officer. Kasi may mga batas po tayo na sinusunod dito. Kung loko-loko, medyo binibigyan din po namin ng disciplinary action. So, okay, Chef, ano pang ini-additional? Quick explanation lang po ito. Then halos ganun na nabubuhay yung routine ni Chipmate. Ibig ko sabihin, yun na po umiikot ang mundo niya sa barko, di ba? Okay, so any additional? Okay na, sir. Okay. Salamat, sir. Oh, salamat. Ito po hindi scripted. So thank you very much, sir, for your time. I hope that our blog will inspire young cadet to pursue their career. To aim high, to work hard, to study hard, and to become like us. We are proud to say that we are successful in our career. Yun po, pre na sinasabi ko na proud kami kasi nga, I'm the captain, he is the chief officer. Hindi po kami dumating sa punto na maging ganito sa position kung hindi kami nagsumikap. Yun po ang ibig ko sabihin. Hindi po yung successful na mayaman na kami. I just want to clear that one. We are not rich. Seafarers are not rich. We just have something for our family. Okay, so thank you very much po. Sana po nakapagbigay kami ng inspirational talk. The purpose of my blog, ulitin ko, is to inspire young cadet, young student, at lahat ng non-seafarers. Becoming a seaman is a very practical job. Practical kasi nga, you work hard, you earn money, and good for your family at sa future ng magiging mga anak mo. Maraming salamat po. Keep watching. Bye-bye.